Minasan, konnichiwa, God bless you po sa inyong lahat at welcome po sa Lesson 22. Bago po tayo pumasok sa Lesson 22, alalahanin po muna natin kung paano po tayo mag-modify ng noun. Iba't ibang gamit natin sa pang-modify ng noun. Una po, noun, no noun. Gamit ang isang noun, magmo-modify tayo papunta doon sa isa pang noun. Halimbawa po, Ana sang no uchi, bahay ni Ana. Pangalawa po, i-adjective at noun. Gamit ang i-adjective, magmo-modify tayo ng noun. Ito po yung tinatawag nating nagbibigay tayo ng komento sa isang noun. Gamit ang i-adjective. Halimbawa po, oki uchi, malaking bahay. Wala po silang pagitan. Pag noun, no noun, may no po sa gitna. Pangatlo po, na-adjective at noun. Gamit ang na-adjective, magmo-modify tayo ng noun. Nagbibigay po tayo ng komento, gamit po ang na-adjective doon sa ating noun. Halimbawa po, kerena uchi, magandang bahay. Mayroong pong na sa gitna. Sa lesson 22 naman po, magmo-modify rin po tayo ng noun kasi puro noun, noun, noun. Lumabas na yung noun, lumabas na yung i-adjective, lumabas na rin ang na-adjective. Isa na lang po ang hindi ibinibigay. Ito po ay ang verb. Kapag po ang verb natin ang gagamitin natin pang modify ng noun, kailangan po ang verb natin ay naka-plain form, hindi po magalang. Halimbawa po, katta uchi, biniling bahay. Dito po, mula kay verb plain form, wala pong pagitan, papunta po sa noun. Ang plain form po dito, present tense, mapa-negative, mapa-past tense na positive or negative, wala pong problema. Puro po sila noun sa dulo. Iba-iba po ang ginamit natin pang modify ng noun. Iba't iba po ang tawag kapag po may isusuot tayo or may ilalagay po sa ating katawan. Basahin po natin ito. Kaburu. Kaburu. Ito po ay verb group 1. Ang mas form niya ay kaburimas. Ang ibig sabihin niya po ay to wear. Gagamitin mo po ang kaburimas kapag ikaw ay magsusuot ng hat, mga sombrero or helmet. Something you wear on your head. Kaburimas po ang gagamitin natin doon na verb. Tapos po, yung ating kiru. Ito po ay verb group 2. Ang mas form niya ay kimas. Ang ibig sabihin niyan ay to wear din po. Gagamitin mo ang kiru or kimas kapag ikaw ay magsusuot ng jacket, shirt, blouse, dress, suit, mga tops and all over clothes. Kimas po ang gagamitin yung verb. Next po, haku. Verb group 1. Ang mas form ito ay hakimas. To wear din po ito. Gagamitin mo ang haku or hakimas kapag ikaw ay magsusuot ng pants, skirts, shoes, mga bottoms including shoes. Ito na po yung shoes. Next po, suru. Ito yung verb group 3 natin. Shimas naman po ang mas form niya. Ang ibig sabihin ay to do. Gagamitin mo po ang suru kapag ikaw or shimas kapag ikaw ay magsusuot ng watch, necklace, earrings, ring, belt, headband, necktie, makeup at kung ano-ano pa. Ito po ay mga uri ng accessories at mga makeup. Next po ay tsukiru. Group 2 po ito. Ang mas form niya ay tsukimas. Ang ibig sabihin ay to apply. Gagamitin mo ang tsukeru or tsukimas kapag ikaw ay maglalagay ng perfume or cologne. Kailangan po, alam po ninyo kung ano po yung isusuot nyo or ilalagay sa inyong katawan at alam nyo po rin po dapat ang partner nilang verb. Halimbawa po, magsusuot ka ng jacket. Pero ang nailagay mong verb ay kaburimas. Ang magiging meaning po nun, ikaw ay magsusuot ng jacket sa inyong ulo. Kaya po, mag-iingat po tayo kung ano po yung dapat nating verb na gagamitin sa ating mga bagay-bagay na isusuot or ilalagay sa ating katawan. Bago po tayo pumasok sa pinaka-sentence pattern po ng lesson 22, mag-example po muna tayo kung paano po makukuha ang modifying clause. Kapag po ang verb ang gamit natin at imo-modify natin ang noun,
Ang tawag po doon ay modifying clause. Kailangan po ang verb natin ay naka-plain form. Kaya dapat po yung grupo ng ating mga verb ay kilala natin. Kasi po bawat grupo at bawat formula, iba't iba po ang kanilang characteristic. Mayroon po akong mga binigay po ritong mga ilang verbs. Ito po ang gagamitin natin pang example kung paano po makukuha ang modifying clause. Unahin po natin yung numimas na ang ibig sabihin ay iinom or iinom po. Yung numimas po, gagawin po natin siyang verb plain form. Kailangan po makilala natin ang numimas kung anong grupo. Group 1, group 2, or group 3 po ba siya. Ang numimas dahil naka-e-line, ito po ay group 1. Tatanggalin po natin yan. Kunin natin yung no. Tapos yung mi, magiging mo. Kasi ang rules po ng group 1, papunta kay dictionary form, yung e-line magiging u-line. Naging no mo. Tapos po ngayon, mag-iisip tayo ng noun. Ano ang pwedeng noun na ilagay sa salitang iinom or no mo? Halimbawa po ang ilagay natin ay beer. Ang beer ay biru. Naging no mo biru. Ang ibig sabihin, beer na iinumin. Kapag po tayo magta-translate ng modifying clause, unahin po natin yung noun papunta kay verb para po hindi tayo mahirapan sa translation. Mamaya po, lalagyan pa po natin yan ng mga salita pa po dito sa unahan at dito sa dulo. Sa ngayon po, modifying clause po muna. Ang next po natin ay ikimasen. Ibig sabihin, hindi po pupunta or hindi pupunta. Ang ikimasen po, gagawin po natin siyang verb plain form. Dapat makilala po natin ito kung group 1, group 2, or group 3. Ang masen po na formula, ang pinaka-plain form niya ay nai form. Ang ikimasen po, ito po ay group 1 kasi naka-e-line po. Tatanggalin po natin yan. Kunin po natin yung e. Ang rules ng group 1 papunta kay nai form, ang e-line ay gagawing a-line kaya magiging ka. Naging ika. Tapos ilagay na po natin yung nai, naging ikanai. Tapos ngayon, mag-iisip ulit tayo, ano ang pupwedeng noun ang ilagay sa salitang hindi pupunta. Halimbawa po, ang ilagay natin ay hito. Ikanay hito. Ibig sabihin po, taong hindi pupunta. Pabalik po tayo, taong hindi pupunta. Next po natin ay mimashita. Ibig sabihin nanood or nanood po. Kukunin din po natin ang pinaka-verb plain form niya. Ang plain form po ng mimashita ay nakaita form. Kikilalanin po natin ito kung group 1, group 2, or group 3. Ito po ay group 2. Ang rules ng group 2, tatanggalin lang ang formula. Kunin natin yung mi, tapos add natin yung ta, naging mita. Tapos po mag-iisip tayo ng noun na pwedeng ilagay sa nanood. Ilagay na lang natin ay movie or ega. Naging mita ega. Ibig sabihin, pelikulang pinanood or pelikula na pinanood. Ang next po natin ay tabitaydes. Gustong kumain or gusto pong kumain. Ang tabitaydes, pumapasok po ito sa e-adjective, yung mga pattern nating naka-tie form. Ang rules po ng e-adjective para maging plain form, tatanggalin lang po ang des. Kunin natin yung tabitay. Tapos, maglagay tayo ng noun. Halimbawa po, ang noun natin ay isda, sakana. Nagiging tabitay sakana. Ibig sabihin, isdang gustong kainin or isda na gustong kainin. Ang next po natin ay 27 emas. Nag-aaral or nag-aaral po. Gagawin po natin itong verb plain form. Ang 27 emas, pumapasok po ito bali sa sentence pattern na verb te form emas. Kunin po natin yung 27. Tapos yung imas po, ito po ay group 2. Ang gagawin po natin, tatanggalin lang po natin yung mas.
naging 27 ero. Tapos, ang na ilalagay natin ay kotoba. 27 ero kotoba. Ibig sabihin, salitang inaaral. Ang una po nating pattern ay pantukoy wa, modifying clause, tapos noun at des. Example po tayo, SMD kaban o kay Mashta. Ibig sabihin, bumili ng bag sa SM. Gagawin po natin siyang ito ay bag na binili sa SM. Ang pantukoy natin ay ito. Kore. Susundan ng particle wa ay. Tapos po, ito po kukunin natin, SMD. Ngayon po, ang mauna ay modifying clause. Ito po yung unahin natin, yung ating verb. Kumbaga, mag-expose sila. Yung noun mapupunta po sa dulo. Yung kay Mashta po, gagawin po natin itong plain form. Ang plain form po ng kay Mashta ay na kay ta form. Kilalanin natin ito kung anong grupo. Ang kay Mashta ba ay group 1, group 2, or group 3. Ito po ay group 1. Tatanggalin po natin ito. Kunin natin yung ka. Tapos yung i, ipapalitan natin sa grupo ng ichiri. Ichirita, chisaitsu, at ta. Naging kata. Yung particle o, hindi na po natin siya isasama. Tapos ilagay na natin yung noun natin. Ang noun natin ay kaban. Nag-X lang po sila. At yung des. Basahin po natin. Korewa SMD kata kabang des. Ito ay bag na binili sa SM. Ang next example po natin ay Rai Sensei ni Kotsu Oagimas. Magbibigay ng sapatos kay Rai Sensei. Gagawin po natin siyang iyan ay sapatos na ibibigay kay Rai Sensei. Ang pantukoy po natin ay iyan. Sore wa. Kopyahin po natin yon. Rai Sensei ni. Tapos po, kukunin na po natin yung ating verb. Ang verb natin ay agimas. Ang agimas po, ang plain form niya ay nakay dictionary form. Ito po ay group 2 kasi naka-e-line. Ang rules ng group 2, tatanggalin ng mas, maglalagay lang tayo ng ru. Magiging a-ge-ru. Tapos yung noun natin, bali nag-x lang po ulit sila, ilalagay natin sa dulo. Kasi ang ating kutsu, siya po yung noun natin. At yung des. Basahin po natin. Sore wa Rai Sensei ni ageru kutsu des. Iyan ay sapatos na ibibigay kay Rai Sensei. Example pa po tayo. Jonah sang ni kasao karimashita. Nanghiram ng payong kay Jonah. Gagawin po natin ito ay hiniram na payong kay Jonah. Ang pantukoy natin ay ito. Korewa. Sulat na po natin yung nasa taas. Jonah sang ni. At yung noun, hindi po natin isusunod agad kasi yung noun mapupunta sa dulo. Yung verb, yun po yung mapupunta rito. Ang karimashita po, gagawin nating plain form. Ang plain form niya ay nakay ta form. Kilalanin natin ang karimashita kung anong grupo. Group 1 ba, group 2, or group 3. Ito po ay group 2. Kahit naka-e-line po siya, group 2 po siya. Kasama po siya sa ilay na special na nakay group 2. Kunin natin yung kari. Tapos add na natin yung ta, naging karita. Tapos yung noun natin na kasa. At des. Basahin po natin. Korewa Jonasang ni karita kasa des. Ito ay payong nainiram kay Jonah. Ang next example po natin ay Kino watashi wa egao mimashita. Kahapon ako ay nanood ng movie. Gagawin po natin ito ay movie na pinanood ko kahapon. Ang pantukoy po natin ay ito.
Korewa. Sulat na po natin to. Kino. Watashi. Tapos po, pagdating po sa particle wa, dahil may wa na po tayo rito, yung particle wa po ay hindi po natin pwedeng gamitin. Kasi yung wa natin, ito po ang pinaka-topic po kasi natin, itong pantukoy. Ngayon po, yung watashi, siya yung magiging subject. Siya yung magiging tauhan po natin. Ang kapalit ng particle wa ay particle ga. Kapag nakita nyo po si wa, palitan nyo po ng particle ga. Kasi yung ating topic ay ginamit na po sa unahan. Kore wa, kino, watashi ga. Tapos, yung noun natin mapupunta sa dulo. At itong verb natin mapupunta dito. Yung mimashita, ang plain form po nito ay nakaita form. Ang mimashita, kikilalanin nyo kung anong grupo. Group 1, group 2, or group 3. Ito po ay group 2. Naka-E-line man siya, pero kasama po siya sa E-line na special sa group 2. Kunin natin ang mi, ilagay natin yung ta, naging meta. Tapos yung noun natin. Ega at yung des. Basahin po natin. Kore wa kino watashi ga meta ega des. Ito ay movie na pinanood ko kahapon. Ang next example po natin ay hahawa keiki o tsukurimashita. Si nanay ay gumawa ng cake. Gagawin po natin, ito ay cake na ginawa ni nanay. Ang pantukoy natin ay ito. Kore wa haha. Tapos yung particle wa, papalitan po natin siya ng particle ga. Yung haha, siya po yung magiging subject ng ating modifying clause. Tapos po, yung keiki, dahil ito po ang ating noun, siya po ay mapupunta sa dulo. Yung tsukurimashita na verb, dito po siya mapupunta. Yung tsukurimashita po, gagawin po natin siyang plain form. Ang plain form niya ay nakaita form. Kilalanin po natin ito kung group 1, group 2, or group 3. Ito po ay group 1. Naka-E-line. Tatanggalin po natin siya. Kunin natin yung tsuku. Ang kagrupo ng ri ay ichiri. Ichirita. Naging tsukuta. Tapos ilalagay na po natin yung ating noun na keiki. At yung des. Basahin po natin. Kore wa hahaga tsukuta keiki des. Ito ay cake na ginawa ni nanay. Pananong po tayo. Kore wa doko de katakabang deska? Ito ay saang biniling bag po. Noong tinranslate ko po siya sa Tagalog, tinuloy-tuloy ko lang po papunta doon. Pwede naman po siya sa pamamaraan ng pagtatranslate na ganito. Ito ay bag na pinili saan po? Halimbawa, ang sagot niya ay sa SM biniling bag po. Nandito yung pananong. Diyan natin ilagay ang sagot. SMD. Kopyahin lang po yung nasa taas. SMD kata kabang des. Pattern number 2 na po tayo. Ang pattern number 2 po natin ay verb plain form noun wa noun des. Kapag po ang verb plain form natin, ang kasunod ay noun, ang tawag po doon ay modifying clause. Nasanay po tayo sa mga unang pattern natin, sa mga unang lesson, na ang verb natin ay laging nasa dulo ng sentence. Kung hindi man, katabi po ay sentence pattern. Ngayon po, ang katabi ng verb natin ay noun. Ang tawag natin doon ay modifying clause. Kapag po ang pattern nyo ay noun, tapos susundan pa ng particle wa at noun, ang translation natin sa Tagalog, hahanapin nyo yung wa. Dito po tayo mag-start. Pabalik po tayo magta-translate. Example po tayo. Ang taong nakasuot ng salamin ay si Maggie po. Katulad ng sinabi ko kanina, hanapin yung wa. Sa Tagalog ay mismo. Kunin po natin ito. Tapos po,
Kapag ita-translate natin sa Nihongo, mag-start po tayo dito, papunta po ron. Kunin natin ang salamin. Ang tawag po sa salamin sa mata ay megane. Me. Ga. Ne. Tapos, ang nang ng verb ay o. Tapos, yung nakasuot, ibig sabihin po, kasalukuyang nakasuot. Nakasuot na sa kanya. Dadaan po tayo sa isang sentence pattern na kasalukuyang nangyayari. Pukunin po nating pattern ay yung verb te form imas. Kaya lang po, ang kailangan natin ay plain form. Kaya gagawin po natin tong iru. Kasi ang imas ay group 2, magiging iru. Ngayon, ang pinaka-verb po mismo natin ay kakemas. Ang kakemas po, ito po ang verb kapag magsusuot po tayo ng salamin. Ang kakemas, ito po ay group 2. Tatanggalin mo ang mas. Gagawin nating birthday form, ang rules ng group 2, plus te lang tayo. Naging kakete. Tapos yung iro, ilagay natin dito. Nagkaroon na po tayo ng plain form po na verb, kakiteeru. Tapos, ang sunod ay tao. Ang tao ay hito. Yung ang, huwag nyo na pong itatranslate. Tagalog lang po natin ito. Tapos po, yung partikel ay na mismo. Ito na po yun. Kasi po, itong hito na ito, ito po yung pinaka-noun po natin. Tapos, yung ay. Partikel wa. Tapos po, yung noun natin na isa, si Magi. Magi. Lagyan natin ng sang at des. Basahin po natin. Megane o kakiteeru hito wa magisang des. Ang taong nakasuot ng salamin ay si Magi po. Pwede niyong palitan, ang taong nakasuot ng salamin ay ako po or kung sino man po rito. Example pa po tayo. Ang regalong natanggap galing kay Rai Sensei ay rilo po. Hanapin natin yung ay. Ito po siya. Ibig sabihin, kay Rai Sensei po tayo mag-start. Pabalik po. Kunin natin si Rai Sensei. Tapos po, ang particle ni Rai Sensei, dahil sa kanya galing, ang particle po nun ay particle ni. Kung kanino po natin natanggap ang isang bagay, particle ni po ang taong kung sino man po ang nagbigay sa atin. Tapos po, ang natanggap, ito po ay past tense. Ang present tense niya ay moraimas. Ang past tense niya ay moraimashita. Gagawin po natin itong verb plain form. Ang moraimashita, dapat makilala natin kung anong grupo. Group 1, group 2, or group 3. Ito po ay group 1 dahil naka-e-line. Tatanggalin po natin siya. Ang plain form ng mashita ay ta form. Tapos po si i, ang kagrupo niya ay ichiri. Ichirita. Ibig sabihin chisaitsu at ta. Naging muratta. Sulat po natin. Muratta. Tapos po, yung noun natin, pinaka-noun natin ay regalo. Ang regalo ay pure. Purezento. Ito po yung ating pinaka-noun. Ito yung verb natin. Tapos, particle wa po tayo. Pagkatapos po ng particle wa, noun naman po, ang noun natin ay relo. Ang relo ay toke. Tapos, lagyan natin ang das sa dulo. Basahin po natin. Rai sensei ni murata purezento wa toke des. Ibig sabihin, ang regalong natanggap galing kay Rai Sensei ay relo po. Ang next example natin ay, ang taong hindi kumakain ng gulay ay lima po. Nandito yung ay. Kunin natin yung gulay. Ang ibig sabihin ng gulay ay yasai. Tapos, ang nang natin, particle o sa Nihongo. Yung kumakain ay tabimas. Kaya lang, mayroon po siyang hindi. Ibig sabihin, hindi kumakain. Ang negative form ng tabimas ay
tabi, masen. Dahil ang kailangan natin ay verb plain form, gagawin po natin siyang plain form. Ang plain form ng masen ay nakainai form. Ang tabi, ito po ay group 2 kasi naka-eline. Ang rules ng group 2, tatanggalin lang yung formula, ipa-plus lang natin ang nai, naging tabi-nai. Sulat po natin. Tabi-nai. Tapos yung tao ay hito. Ito yung noun natin. Ito yung verb plain form po natin. Tapos yung noun. Susundan siya ng particle wa. Pagkatapos ng wa, ang noun natin ay lima. Dahil tao ang pinag-uusapan, ibig sabihin bilang po ito ng tao. Ang nihongo ng five person or limang tao ay gonin. Gonin des. Basahin po natin. Yasayo tabenai hito wa gonin des. Ibig sabihin, ang taong hindi kumakain ng gulay ay lima po. Next po natin ay, ang bagay na gustong bilhin sa Japan ay camera po. Nandito yung ay. Kunin natin yung Japan. Ang Japan ay Nihon. Dahil po sa Japan, ang lugar kung saan bibilhin. Ang next example natin ay, ang bagay na gustong bilhin sa Japan ay camera po. Ito po yung ay. Kunin natin yung Japan. Nihon. Tapos po, ang particle ng Japan, kasi doon gustong bilhin yung camera, ang magiging place of action natin ay Japan. Kaya ang particle natin dito ay particle de. Tapos, gustong bilhin, ibig sabihin want to buy, yung ating verb ay magkakaroon ng tai form. Ang bibilhin or bibili ay kaimas. Tapos po, pag nagkaroon ng gusto, yung mas, papalitan mo lang po ng tai. Magiging kai tai. Kai tai. Ito na po yung pinaka plain form natin na verb. Tapos yung ating bagay, ang nihongo ng bagay ay mono. Yan po ang ating pinaka noun. Tapos yung particle wa natin. Pagkatapos po, yung noun natin ay camera. Basahin po natin. Nihon de kaitai mono wa kamera des. Ang bagay na gustong bilhin sa Japan ay kamera po. Ang next example natin ay, ang ulam na niluto ni nanay ay adobo po. Ito po yung ay. Kunin natin si nanay. Haha. Kung hindi po tayo nakaklose, ang particle ng haha ay particle wa. Dahil po tayo ay nasa modifying clause, lahat po ng tao na nilalagyan natin ng wa, yung wa na yon ay matik po na magiging particle ga. Magiging subject na po yung ating tao. Magiging haha ga. Tapos po yung niluto, ibig sabihin past tense na po ito. Ang present tense niya ay tsukurimasu. Tapos, ang past tense niya ay tsukurimashita. Kukunin po natin ang pinaka-plain form niya. Yung plain form ng mashita ay nakai-ta form. Tapos po, kikilalanin natin ito kung group 1, group 2, or group 3. Ito po ay group 1. Tatanggalin po natin ang ri. Ang ri, ang kagrupo niya ay ichiri. Ichirita. Ibig sabihin, ipapalit siya sa chisaitsu ata naging tsukota. Tsukota. Tapos po yung ulam. Ang ulam po ay okazu. Ito po yung noun natin. Ito po yung pinaka-verb plain form natin. Tapos po, susundan siya ng particle wa. Pagkatapos ng particle wa, noun naman po. Ang noun niya ay adobo. At yung des natin. Basahin po natin. Hahaga tsukota okazu wa adobo des. Pananong po tayo. Ang taong may asawa ay ilan po ba?
Ito po yung ating particle na I. Unahin po natin yung may asawa. Kapag sinabing may asawa, papasok po tayo doon sa verb te form imas. Ang may asawa po ay kikonsyete imas. Kaya lang po, gagawin natin siyang verb plain form. Kikonsyete imas. Ang plain form ng kikonsyete imas ay nakay dictionary form. Tatanggalin po natin ang imas kasi ang iru, ito po ay group 2. Dahil ito ay group 2, magpa-plasro lang po tayo, naging kikonsyete iru. Tapos, tao. Ito yung noun natin. Particle natin ay wa. Tapos, ang ating noun ay pananong, ilan po ba? Dahil tao ang pinag-uusapan, pananong sa tao ang ilalagay natin dito. Nan, nin. Tapos yung po at yung ba, na, ka. Basahin po natin. Kikonshite eru hito wa nanin deska? Ang taong may asawa ay ilan po ba? Nandito ang pananong. Halimbawa, dalawa po ang may asawa. Ang dalawa po, kapag tao, ang bilang ay futari. Futari. Sa kanji po, ganito lang siya. Futari. Tapos, des. Ibig sabihin, dalawa po. Ang next pananong po natin ay, ang bag na binili mo sa SM ay magkano po ba? Nandito po yung ay. Kunin natin yung SM. Dahil po sa SM binili, ibig sabihin, ang place of action natin ay SM. Ang particle natin dyan ay particle de. Tapos po susundan ng verb na binili. Ang binili, ito po ay naka-past tense. Ang past tense ng bumili or binili ay kaimashita. Ang plain form niya ay nakay ta form. Kikilalanin natin ito kung group 1, group 2, or group 3. Ito po ay group 1 kasi naka-e-line, tatanggalin natin ito. Ang kapalit niya ay nasa grupo ng ichiri, ichirita. Ibig sabihin, ipapalit siya sa chisaitsu at ta, naging katta. Sulat natin dito. Kata. Ito na po yung pinaka verb plain form natin, yung kata. Tapos po, ang kasunod niya ay bag, kaban. Ito po yung noun natin. After ng noun, yung particle wa. Tapos yung noun ulit. Ang noun natin ay pananong, magkano. Ang magkano ay ikura. Tapos yung puba na deska. Basahin po natin. SMD, katakabangwa, ikura deska. Halimbawa po, ang presyo ng bag ay 500 pesos. Koyako, peso, des. Basahin po natin. SMD, katakabangwa, ikura deska. Ang bag na binili sa SM ay magkano po ba? Goyako, peso, des. 500 pesos po.